Give a man a fish, and he will eat for a day. But if you teach the man how to fish, he will eat for the rest of his life. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pandesal Gaming, nagbabalik upang magatid sa inyo ng isang panibagong free-to-play and play-to-earn na NFT game na kung saan pwede kayong kumita ng libre habang naglalaro. Tama po kayo nang narinig. You can earn on this particular game for free without any investment at all. Okay? So, you can earn more than 200 pesos to 600 pesos per day. So, more than 600. Depende po sa diskarte nyo. Later on, tuturuan ko po kayo ng diskarte kung paano pong gagawin. And also, I'm gonna show to you the withdrawal na ginawa natin. Proof of withdrawal on this particular game. No? So, stay tuned lang po kayo dyan. Wag po kayong mag-i-skip para hindi nyo po ma-miss kung ano po yung mga dapat gawin. No? Also, ano pa ba? Bago po ang lahat, nagpapasalamat po tayo sa ating mga subscribers. At the moment, we already have 4,629 subscribers. So, we are actually a few subscribers away para ma-reach natin yung 5,000 subscribers. No? So, salamat po sa inyong pagsuporta at patuloy na pagtangkilik. If you want to subscribe on Pandesal Gaming and you want to have to watch this kind of mga content about free-to-play and play-to-earn NFT games, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel. No? So, saglit lang po yan by just clicking the subscribe button. Especially in this times na nasa bull run season na tayo, no? Palapit na po tayo. Marami nang magsusulputan ng mga games na ganyan. And by the way, inaanyayahan ko rin po kayo na sumali dito sa ating Discord channel. We have a lot of members already, 1,500, magwa-160 po tayo. And we have a lot of games, partner games, na nagbibigay ng mga whitelist. And also, there's a lot of healthy discussions about free-to-play and play-to-earn games dito. So, lalagay po natin ng description diyan sa baba. No? So, please join us and be a Pandesal family. Alright? So, anyways, punta na po tayo dito kay, sino ba to? Kay Carrie Burst. Alright, so si Carrie Burst is parang may pagka-Roblox ang datingin niya. It's a social game. So, it's not an MMORPG. So, this time, social game naman po na medyo hinay-hinay. So, mga ganyan. So, tuturo ko po sa inyo kung paano po tayo kikita dito at kung paano tayo mag-earn ng libre. Okay? So, anyways, ang kailangan nyo po, pumunta dito sa website. You can play it on your mobile phone. So, the good thing about this, it's a mobile phone game, no? So, you can play it on your Android and on your iOS. They have their socials naman po sa Twitter. Makikita nyo. Ayan. Ayan. And they have the Discord channel din po, no? So, if you want to get some updates, you can just simply join their social media. Okay? So, yan. So, once na-download nyo na po yung game, either on your mobile phone or on your computer, you can play it on your computer as well. It's very important that you have this one. Ito po. Kailangan nyo po nitong Kling wallet na yan. You have to download that. Because yan po yung pinakang gagamitin yung wallet. So, if you have computer, you just have to download that on Google Chrome. And also, you need to go to this two very important website, which is the W3Con and itong ClingSwap. Okay? So, ipapaliwanag po natin yan later on. Huwag po kayo mag-alala, no? So, ayan, paliwanag natin. Dahil dito, merong celeb token na tinatawag, which is explain natin later, na ipapalit natin sa Pandom, then Pandom, Pandom din yung kanilang pinakang token. Ang kanilang pinakang token is ito, no? Yan. It's the Carrie Burst CVTX. Okay. So anyways, punta muna tayo sa laro bago tayo dumako dyan. Though pinahapyawan ko lang po. Once na-download nyo na po yung game, ako nasa emulator ako. Ang gagawin nyo lamang po is to follow all of the quests. Ang quest po or tutorial ay nandito po sa yan. So, by the way, you can use your Google or your Gmail. Make sure na yung gagamitin yung Gmail is yung Gmail na rin po na gagamitin nyo sa wallet nyo.
Okay? So, ganito lamang po yan. So, once nag-start po kayo, meron pong instruction or tutorial dito sa kanan. Susundin nyo lamang po yun. Madali lang naman po yun. Okay? So, and it's very important, itong cellphone na to, because this one, it will give you a chance to teleport. Okay? So, once nagawa nyo na po yung mga instruction or yung unang tutorial, then ito na po ang mangyayari, no? Yan. Meron na po kayong daily quest. So, sa daily quest na po ito, ang gagawin nyo lamang po is to follow everything, no? So, katulad po nito, catch piss, later na po yan, no? Ito, katulad po niyan, sleep sa bed, i-click nyo lamang po yan, then i-direct po niya kayo sa bed, no? Yan. Halimbawa, may quest po dito, i-direkta po nila kayo yan. So, ang very important dito is katulad nito. Yan, like, visit hometown by subway. So, ang gagawin niya lamang po is kiklik niyo lamang po yan, click niyo yung subway, then ito po yung hometown, no? Yan, very important po yan sa quest, baka pumalito kayo. Saka, dito pa, sa daily quest, yan, kiklik niyo lamang po yan, pupunta kayo sa mini game party. So, click niyo lamang po yan, tapos madedirecta po kayo dito sa mini game party. Okay? So, at tinuturo ko lamang po sa inyo yung mga basic things na kailangan nyo malaman sa quest. And also, ito yung pinakang nakakalito dyan, satisfy your need times 2. So, ang satisfy your need times 2, para makompleto nyo yan, is you have to look for the circle na mag-aano sa inyo dito mag-a-appear. So, from time to time, may mag-a-appear po na circle, you just have to complete that. Halimbawa, swimming, ang gagawin nyo lamang po is magsuswim po kayo dito, no? Yan. Swim lang kayo hanggang matapos. Tapos, then, you already completed your daily quest. You have 500 celeb token. Ito po yung token na sinasabi natin, no? So, celeb token. And also, you can earn that aside sa daily quest, sa achievements. Dito, makukuha nyo po yan. So, yun lamang po yung mga side quest kung saan pwede nyong makuha yung mga token na ito. Ang maganda rin po sa laro na ito is yung mga battle pass na tinatawag or yung mga items sa shop is mabibili mo rin po ng token mismo na to na na-earn nyo in-game. Okay? So, ang unang-una nyo pong gagawin is tandaan nyo po yung ayan, kung nakikita nyo po yung fish na statue na yan or na signage na yan, tandaan nyo po yan. Because yan po yung pinaka-importante, isa sa pinaka-importante, no? So, ang unang ninyong gagawin is to get all of your items in the mailbox kasi meron kayong mga items niyan. So, pag nakumpleto niyo na po yung 12,000 na coins, which makukumpleto niyo naman po after nyong ng quest, is you have to go here. So, tandaan niyo po yung isda na yan, ha? Nasa may building. So, then after that, you have to go here. Ayan, yung parang cellphone na yan. Doon po pupuntahin po kayo dito sa daily quest, no? At meron po kayong free na ganito. Pero hindi po yan ang gagamitin nyo para mas maganda. Ang gagawin nyo po is kiklik nyo po yan. Then, since meron na kayong 12,000 from your mail, ayan, 12,000 na ganito, na dollar, from your mail at from your quest, bilihin nyo na po yan, no? The reason kung bakit kailangan nyo bilhin yan is because on this particular rod, pwede kayo makakuha ng mga legendary fishing or legendary fish na natawag. So, mas malaki po yung stats na yan. Okay? So, once okay na po yan, ang gagawin nyo na po, ang pinaka-importante nyo lamang gagawin dito is mangisda. Sabi nga nila, mas maganda is, may kasabihan tayo eh. Sabi nila, give a man a fish and he will eat for a day. But if you teach the man how to fish, he will eat for the rest of his life. Alright? So, ganyan po yung gagawin natin, no? Tuturuan po natin kayo kung paano mangisda at kung paano kumita dito. Okay? So, aside dun sa pagkuha mo nyo ng mga token, dun sa daily quest at sa achievement, yan, ito po yung pinakang best way to earn.
So tandaan nyo lamang po yung place na yan, and also equip nyo lamang po yan, yung binili nyong Apple Rod, and un-equip natin, tapos equip nyo, then you just have to go here. And by the way, kailangan nyong maintindihan na 250 lang po yung limit na isda na makukuha nyo. So ganito po yung pag-fish, kiklik nyo lamang po yan. So 200 fish per day. So ang technique ko po, kinukuha ko po lahat kasi hindi naman po ako, kasi pagka sabi nga 2 to 3 hours lang yung playing time na kailangan ko, na kailangan nyo para maka 200 plus a day kayo. Pero kung gusto nyo ng iba pang technique, ayan, teka lang. Ayan, hindi muna tayo magsasalita. So ayan, katulad po nyan, ang nakakuha agad tayo ng epic, which is 437 na celeb, no? So, yung pong iba, yan lang po yung kinukuha nila, puro epic. Pero it will takes time. Like, matagal po. Baka abutin kayo ng hanggang gabi. But then, ang ginagawa po natin is hinuhuli po natin lahat ng isda. Hindi po natin nire-release. Later on, pakita po natin sa inyo kung paano mag-release. So, sa way ko po, kikita kayo ng 200 plus per day. But some other way is pwede kayong kumita up to 600 pesos per day or more than that, no? But it will take time. Katulad yan, ang ginagawa po nila, nire-release po nila yan para hindi sumama sa quota nila na 250 fish per day. Okay? So, maliwanag po. So, once nasatisfy nyo na yung 250, pwede na po kayong pumunta dito, or kahit hindi pa po nyo nasasatisfy yung 250, pwede nyo na pong ibenta. Katulad nga po na sinabi ko, tatandaan nyo po yan, yung isda na yan. Okay? So, pakita natin yung nakuha nating legendary kanina, no? So, yan, mga legendary fish na yan. Mahal yan, nasa 1,600 plus po yan na celeb. So, ito, tandaan nyo rin po to because dito po nyo ibebenta lahat ng nahuli nyong isda, no? So, i-click nyo lamang po yan. Tanggalin natin yung, ano, yan, legendary. So, meron na po tayong 11,300 or 11,350. Okay? So, i-awag po natin masama yan. Sell po natin. So, again, tandaan nyo po yan. Ganun lamang po yung gagawin nyo. So, once okay ka na, naka 250 ka na, kung gusto pang lumipat sa ibang account, pwede naman po yan. Okay? Walang problema. Okay? So, hopefully, malinaw po yung sinasabi ko sa inyo. No? So, ito po yung pinakatatandaan nyo. At again, pag naliligaw kayo, ang kailangan nyo lang gawin or di nyo makita yung fish, tandaan nyo po yung isda na yan, signage na yan. Diyan po kayo pupunta. So, daily, ganun lang po yung gagawin nyo. Daily quest and also daily isda. Tapos na po yung game. Wala na po kayong kailangan iba pang gawin. So, halimbawa, hindi naman kayo fund into play to earn. Maganda rin po ito kasi katulad nga po na sinabi ko, even mga costumes dito, you can purchase it. Yan, using either yung diamond na na-earn nyo or itong celeb token. Okay? So, hopefully, maliwanag po tayo dun sa game na ito, no? So, yun lamang po yung gagawin nyo. At yung pag-fish, madali lang naman po, katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. Try po natin ulit, no? So, wag na po kayo makikipag-away sa spot dito, ha? Kasi wala naman pong problema dito. Okay. So again, napakaganda po ng game at the moment, wala pong entry fee, no? Hindi nyo kailangan mag-VIP. Yan. So sanayan lang po yung paghuli yan. Katulad yan, 145 as celeb, no? Okay. So get po natin. So, pakita naman po natin sa inyo yung proof of withdrawal natin. Also, yan. Katulad nga po ng sinabi natin sa inyo kanina, yan, yung celeb na in-game na na-earn nyo, i-exchange nyo dito sa
pandom at tapos itong F pandom to pandom. So ang gagawin nyo lamang po, ayan, yung celeb nyo, automatic nagre-reflect po yan. Click nyo yung pandom, then yan. So halimbawa yan, pagtitira kayo ng kahit konti, no, halimbawa 15,000. So, 4,400. So, halimbawa, meron na kayo niya, nakapag-swap na kayo. Then, you can select P-Pandom naman dito. So, simple lang naman po yan. Click-click nyo lang po yung swap. And make sure na nakalogin din po kayo dito, no? And by the way, it's good to mention na kailangan nyo yung Matic. So, you need Matic. You can transfer Matic from your MetaMask. Tukling wallet, no? So madali lang naman po 'yan. Isang Matic lang po yung kailangan nyo para for the rest of the playing game or playing time na kailangan. So once you have na po nung F-Pandom, you just have to simply swap it dito from FDX to CBTX, which is the main token po nila. Okay? Kung medyo hindi nyo po nagagets pa, ulit-ulitin nyo lamang po, no? So once okay na po yan, magre-reflect na po yan dito sa inyo, no? Ayan, itong carry burst token. Ayan, meron po tayong natirang 1.1. Okay? Then, once okay na po yan at meron na po kayong token, you can withdraw that on your MEXC na exchange. Kung wala naman po kayo yan, pwede rin naman po sa MetaMask. You can try to send it on your MetaMask. Ayan, katulad niya, lalagay niyo lamang po yan. So, try po natin mag-send kung kaya, no? Send natin yung 1. Ayan, success na po yung transfer natin ng 97. Mimili kayo ng token. So, click natin to. So, send... Tapos 1. Then click nyo lang yung confirm. Yan. So tayo, nag-transfer tayo kanina sa MEX natin. MEXC. So pakita po natin sa inyo yung withdrawal natin. By the way, less than 2 days ko lang po nilaro yun, no? Yung hindi naman po tayo babad sa paglalaro nito kasi meron pa tayong ibang ginagawa. So click po natin yung deposit. Na-transfer na po natin yung 97 na na-exchange natin kanina. Pakita natin, no? Ito po yung na-send po natin, no? At iyan po, pumasok po yung 97, no? So, yung 97 na yan, nag-total po yan ng $8 and 32 cents. So, in 2 days of playing, 200 plus po yung na-earn natin, no? So, kung nagseryoso po tayo dito, kaya po natin maka 600 plus in a day. Okay? Yun nga lang, it will take time. Pero doon sa method na ginawa natin, it only takes like 2 hours or 2 to 3 hours. Baka wala pang 3 hours yun. Kasi habang may ginagawa ako, nangingisla ako. Okay? So, ayan po. So, at the moment, maganda naman po yung takbo ng kanilang token. So, yun lamang naman po ang kailangan nyong malaman dito sa larong ito. Hopefully, na-simplify ko po sa inyo ang kailangan nyong gawin. Napakadali po nung laro. Again, na-exchange po natin yung token na na-withdraw natin kanina na 97. So, pakita nga natin kung magkano yung 97 ngayon. No? Carry burst... 97 is 437 po, no? Yan po yung na-withdraw natin sa paglalaro. Okay? So, tignan na rin natin yung ating MetaMask. Ayan, so pumasok din sa MetaMask, no, yung 1CBTX na transfer natin. So, kung ayaw niyo naman ng MEX or MetaMask lang kayo, ang gagawin niyo lamang po is click niyo yung transfer niyo sa MetaMask, tapos sa swap nyo dito, no? CBTX to USDT. So, yun po yung mga way. Okay? So, hopefully, may nagets po kayo or may nakuha po kayo dito sa ating content na ito. Kung may nais pa po kayong malaman or mga tanong,
All you have to do is leave a comment down below at sasagutin po natin. Very legit po yung project. And again, no need for you to invest. Okay? So, ito nga po muli, ang yung Pandesal Gaming. Nag-iwan sa inyo sa magandang araw, isang magandang buhay, at mangisda lang po kayo at kikita po kayo dito. Goodbye po sa inyong lahat and God bless. See ya!